Tulad ng Boracay, ilang beses na rin kinilala ng travel magazines at websites ang El Nido, Palawan bilang isa sa pinakamagandang lugar sa buong mundo. Nitong Agosto lang, isinama ng California-based travel website na The Venue Report ang El Nido sa top places to visit in 2018 at tinawag itong ultimate beach destination. We have to maintain really Palawan as the last green frontier of our country. We have to maintain that, that's why we are really very strict dito sa El Nido. Sa huling inspeksyon ng gobyerno, may nakitang environmental violations sa El Nido. Overcrowded. There are too many tourists. Yung laguna nakita ko, masyadong maraming kayaks and boats at hindi malinis. Madumi. Marami rin nag-violate ng easement, malapit masyado. In fact, clarify nga ngayon. At saka yung sewage and treatment plant nila, nabanggit rin kasi nakaka-affect sa quality ng water dyan sa dagat. Kaya pagkatapos ng Boracay, ang rehabilitasyon naman ng El Nido ang tinututukan ngayon ng pamahalaan. At bago pa man pumasok ang national government sa eksena, inumpisahan na ito ng lokal na pamahalaan. 22 commercial establishments na ang ipinasara at 50 iba pa ang pinapa-self-demolish dahil lumagpas ang mga ito sa 3-meter easement zone. 70% daw rito ang nag-comply na. Lahat po na may mga environmental violations, we started to have clogs na already. Marami nang naipasala yung mga establishment na yan. We've closed in violations ng mga wastewater and then solid waste management and easements. Di tulad sa Boracay, di pa raw kailangan ang total closure sa El Nido. Leigh Alves, GMA News.